Hindi po ako nagagalit. Oo, hindi po katulad niya, parang inis na siya. Oo, gusto ko lang po malaman. Oo, humbly speaking, naniniwala ba siya, Madam Chair, na itong house na ito na binoto ng tao ay merong karapatan ayon sa konstitusyon na scrutinize natin ang budget ng any ahensya ng gobyerno, including Congress, Madam Chair? Madam Chair, I will forego the opportunity to defend the OBP 2255 by the question and answer. I will leave it to the House of Representatives to decide. Madam Chair, point of order, Madam Chair. Honorable Levante, you may proceed. Madam Chair, palagay ko. So that explains it. It is his opinion. It's up to you. You are the deciding officer. Sulit mo yung sagot mo na isinasagot mo ng paulit-ulit kanina pa, Madam Chair. Gusto ko lang ulit marinig. Salamat po, Madam Chair. Sana po ay matapos na po ito para masimulan na po natin yung budget ng Ombudsman po. But anyway, palagay ko po ay alam na po ng taong bayan ang mga nangyayari sapagkat karamihan po ng ating mga colleagues ay nagtanong na tungkol sa confidential fund. Pero gusto ko lang po tanungin si Madam Vice President. If the representatives of the people like this house has all the right to scrutinize the budget of any agency, Madam Chair. Madam Vice President. Madam Chair, is it a question? I think it's directed to the House. No, I'm asking you the question, Madam Chair. I'm asking the question to the Resource Speaker if she believes that this House, being the representative of the people, has the right to scrutinize the budget of any agency. Right, precisely. That's why I say I will leave it to only the House of Representatives to decide the proposal as presented. Excuse me, Madam Chair, that can only be answerable by yes or no. We, again, Chair, would like to remind our guests to please be responsive to the queries of the members in the most direct manner. So please proceed, Madam Vice President. I already answered. Answered by yes or no. Chair, perhaps my ears are not very clear, so I would like to find out if she answered yes, Madam Chair. And I will leave it to the House of Representatives to decide on the proposal as presented. She has been answering the same answers since we started this query and this hearing. What I just want to ask, Madam Chair, is very simple. A simple answer of yes or no. Does the Madam Vice President believe that this House has all the right to scrutinize the budget of any agency? I'm not just referring to the agency of the Vice President. I am referring to every agency of government, Madam Chair. That can only be simply answered by yes or no. I do not need to hear the paulit-ulit na kasagutan niya. Kanina pa, gusto lang po marinig. Hindi po ako nagagalit. Oo, hindi po katulad niya. Parang inis na siya. Oo, gusto ko lang po malaman. Oo, humbly speaking, naniniwala ba siya, Madam Chair, na itong house na ito na binoto ng tao ay merong karapatan ayon sa konstitusyon na scrutinize natin ang budget ng any ahensya ng gobyerno, including Congress, Madam Chair? Madam Vice President. Madam Chair, may I request the Secretariat to put on record, cut and paste. I will forgo and I will leave my previous answer. Madam Chair,
I would just like to ask, why is it very hard for her to answer yes? I'd like to ask, why is it, Madam Vice President, why is it so hard for you to answer yes when you know that the answer should be yes? Why do you have to explain? Why do you have to explain? We're simple people here. I'm not even a lawyer. You are a lawyer, Madam Chair. So this is a simple question of a simple Filipino. Meron po bang karapatan ang house na ito na scrutinize ang budget ng bawat ahensya ng gobyerno? Yun lang po ang tanong ko. Pwede pong sagutin ito ng yes or no. Kung yes, salamat. Kung no, edi salamat din. At least nalaman ng taong bayan. Madam Vice President. Madam Chair, I will forego the opportunity to defend the OVP 2025 budget by question and answer. I will leave it to the House of Representatives to decide. Madam Chair, order, please. Point of order, Madam Chair. Honorable Levante, you may proceed. I do not need her to explain, please. You have been giving the same answer for hours. The same answer for hours. Alam ko naman po ang pagnanais nyo, why you answer the same for hours. Ngayon po, iba naman ang tanong ko. Ang tanong ko ito, kaso ko tatanungin ko uli, Madam Chair, meron po bang karapatan bilang mga representante ng taong bayan sa bawat distrito at party list na mag-scrutinize ng budget ng bawat ahensya ng gobyerno? Hindi po natin pinag-uusapan dito ang confidential fund. Ang pinag-uusapan po natin, budget. Madam Chair, before you answer, the gentleman wishes to have a direct answer, either yes or no. Are you going to provide a direct answer? Honorable Abante? So, what is the answer? I asked whether our Madam Vice President will provide a direct answer to your query, and the answer is no. May I know why? Madam Vice President? And her answer is no as well. I don't think that would be the right answer, Ms. The question is, may I know why? And her answer is no. Would that be the right answer to the question why? Madam Vice President, do you wish to comment? Madam Chair, hindi dahil hindi niyo gusto yung mga sagot ko, hindi niyo gusto yung manner ng pagsagot ko, at hindi niyo gusto ang mga sinasabi ko, hindi ibig sabihin Madam hindi, Chair, hindi ka sinasagot. Madam Chair, point of order. Yes, Honorable. Mali po yata ang sinasabi niya, hindi niyo gusto, hindi yung niyo. Madam Chair, huwag niyong isali dito ang aking mga kasamahan dito. Ako ang nagtatanong. Sabihin mo sa akin, hindi ko gusto ang tanong mo. Yun lamang ang dapat niyang sabihin sa akin. Sapagkat hindi ko rin gusto ang sagot niya. Madam Chair, ganun lang. Oo. Ano po ang sagot niya? Madam Vice President, do you wish to Madam Chair, there's no question. The Honorable Abante is asking for a question, for a response. Ano po ang sagot niya? Yan ang huli po niyang sinabi. I request that the question be repeated. Honorable Abante, kindly repeat your question, included in your time. To please repeat your last question. Ito po, ang tanong ko kanina, meron po bang naniniwala po ba ang ating Vice President na meron pong karapatan ang mga representante ng taong bayan, ng mga distrito at mga party list, na scrutinize po namin ang budget ng bawat ahensya, hindi po lang ahensya niya, ng bawat ahensya ng gobyerno? Yes o no lang po ang sagot yan. Ang tanong ko po, Madam Chair, kanina ayaw niyang sumagot. Ang sagot niya, ayaw niyang sagutin. So ang tanong ko ito, may I know why? Ang sagot niya, no. Aba, Madam Chair,
hindi po ako masyadong expert mag-English, pero palagay ko po naman yung pong tanong na may I know why, palagay ko hindi po tama yung sagot na no. Madam Vice President. Madam Chair, palagay ko. So that explains it. It is his opinion. Madam Chair. It's up to you. You are the deciding officer. Madam Chair, hindi ko po opinion yun. Nakalagay po sa Constitution yun tulad po ng Vice President natin. Naniniwala po siya sa mandato niya bilang Vice President. Naaayon sa Constitution. Ganoon din po ang mandato natin dito na meron tayong karapatan mag-scrutinize ng budget ng anumang ahensya ng gobyerno ayon sa Constitution. Ang tanong ko sa kanya, naniniwala ka ba doon? Madam Vice President. Madam Chair, umikot na po tayo, bumalik na tayo sa simula, natapos na yon, nasagot na. Ang sinabi, palagay ko, hindi iyan ang tamang sagot. Kung hindi niya gusto yung sagot ko, hindi ibig sabihin na hindi ako sumagot. Madam Chair, palagay ko, hindi po siya sumagot sapagkat inuudit lamang niya ang sinabi niya. O ito po ang gusto kong tanungin sa kanya. Pwede ba, Madam Chair, pakiulit mo yung sagot mo na isinasagot mo ng paulit-ulit kanina pa, Madam Chair? Gusto ko lang ulit marinig. Gusto ko lang ulit ma-record. Pakiulit mo lang ang sagot mo sa lahat ng mga tanong na tinatanong dito mula pa kanina. Madam Vice President. Madam Chair, I do not want to assume, so I would like to be clarified. Is this the OVP 2025 budget proposal or the confidential funds? Madam Chair, sinabi ko budget eh. Hindi ko sinabing confidential fund. Sinabi ko budget. Medyo mahina yata ang tingin ni Vice President eh. Sinabi ko budget eh. Hindi confidential fund. Sinabi ko na wala akong pakialam sa confidential fund. Ang pakialam ko ganito. Meron pang karapatan. Nahiniwala ba siya na ang Kongreso ay merong karapatan mag-scrutinize ng budget ng anumang ehensya? Yun po ang tanong ko. Sagutin po niya ang yes or no. Ayun, ayaw niya sagutin ng yes or no. Sabihin niya sa akin ang sagot niya kanina ng paulit-ulit sa lahat ng mga tanong ng ating mga kulig. I will forgo the opportunity to defend the Office of the Vice President 2025 budget proposal by question and answer, and I will leave it to the House of Representatives to decide on the proposal as presented. Madam Chair, maraming salamat po. Ibig sabihin po, yung kasagutan niya na paulit-ulit, naniniwala siya na mayroong karapatan ang Kongresong ito na scrutinize ang budget. Kahit ang budget na yan nagsimula ng 2023, meron pa rin karapatan ang Kongresong ito na scrutinize ang budget. Maraming salamat, Madam Chair. Maraming salamat po, Vice President.